Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 358 or slander. Ano nga ba ang slander? It is a libel committed by oral or spoken means instead of in writing. It is also defined as the speaking base and defamatory words which tend to prejudice another in his reputation. Ito ay libel gamit ang salita or sinasalita. May limang elements upang maging liable sa crime na ito. First, there must be an imputation of a crime or a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstances. Itong unang element na discuss na po natin sa Article 353. Second, imputation must be made publicly. Itong second element naman na discuss na po natin nung diniscuss natin ang Article 354. Third, the imputation must be malicious. Itong third element na discuss na rin po natin nung diniscuss natin ang Article 354. Fourth, the imputation must be directed at a natural or juridical person or one who is dead. Sila po yung mga victim sa slander. Fifth, the imputation must tend to cause dishonor, discredit, or contempt of the person defamed. Again, na-discuss na po natin itong mga elements na ito noong diniscuss natin ang Article 353. Ang Article 353 ay dinidefine lang po ang libel. Pero kung nag-commit ka ng libel in the form of oral defamation, ito po ang liability, slander. Kung true written means naman, Article 355 ang applicable. Kinds of oral defamation. First, simple slander. And second, grave slander, when it is of a serious and insulting nature. So, kailan natin masasabi na grave or simple yung slander? Itong mga babanggitin ko ay yung mga factors to determine the gravity of oral defamation. First, expression use. Second, personal relations of the accused and the offended party. Third, circumstances surrounding the case. And fourth, the social standing and position of the offended party. Example, nagalit si Pedro sa professor niya dahil mababa ang grades niya kahit matataas naman ang nakukuha niyang scores sa quizzes and exam. Dahil sa galit, kung ano-anong pagpaparatang at masasakit na salita ang nabitawan ni Pedro. Pwede itong i-considered na simple slander lang dahil sa galit and pwede rin niyang i-justify yung galit niya dahil hindi tugma ang grades niya sa nakukuha niyang scores during quizzes and exam. Kumbaga, bugso ng damdaming lang. So, hindi siya i-considered na grave because of the circumstances of the case. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.